Ayan, no, medyo bumusa na po siya. Magandang good afternoon po. Welcome back again sa aming YouTube channel, Ewik Mukbang. At sa tanghalian po natin ngayon, tayo ay magluluto ng crispy pork belly roll. Yan, napakatagal na natin hindi nakapagluto ng pork. So, nag-request sa akin si Lian. At gusto raw niyang kumain ng pork at gusto niya raw prito. So, binigyan namin ng, para special, binigyan namin ng mas masarap na pork. Yan. So, simulan na po natin ang ating pagluluto. So, ito na po ang ating pork. Ito po ay tumitimbang na 1.8 kilo. Yan. So, napakabal na po naman ng baboy ngayon. 480 ang kilo. Una po, hiwain po muna natin dito. Naglalagay po tayo ng mga liya. Ayan po, pagkatapos po nating hiwaan, para po sumiksik yung mismong ilalagay natin ng mga pampalasa. At una nga pala, dapat po wala ng buto to ha. Napalinis na po natin kanina. Una natin lalagay ay paminta. Pangalawa po, asin. Mas marami, mas malasa. Lagyan na pala natin ito lahat. Pagkatapos po, gamit tayo ng 5 spice. Ayan, 5 spice po yan. So, ang 5 spice po ay may 5 klase ng spices. Ayan, i-rub po natin para kumalat po ang ating pampalasa. Pagkatapos po yan, lalagyan natin ng bawang. Ayan. Ito talaga yung mga sinaunang pampalasa. Sibuyas. At onion leeks. Lagay na po natin. Yan. Pagkatapos po nito, tatalian na po natin. So, simulan na po natin. So, ito po ang gagamitin natin pantali. Itali na po natin. At yan na nga po na talian na po natin ng ating belly roll. So, ganito po ang ating pag roll dahil hindi po namin siya ni-roll ng pag-anon kanina kasi mag-o-overlap po yung ating balat, yung baboy. So, mangyayari nun, pagka prinito po natin yan, hindi magkikrispo yung nasa ilalim. Kaya, ginawa natin, pag-anon na lang po. Para lahat yan, maging crispy. So, ano po? Balutin na natin to ng foil. Yan, balutin na po natin ng foil. Yan, bakit natin babalutin ng foil? Kasi, abangan nyo po. Ganito po ang pag-foil natin. Dalawang gilid muna. Yan, dahil bitin po pala yung foil, maglalagay pa tayo ng isa. Mahalaga po na makoberan po natin lahat. At yan na nga po, nabalot na po natin ng foil ang ating pork belly roll. So, magpapakulo muna tayo ng tubig at i-steam po natin siya. So, hindi po natin siya pakukuluan, i-steam po natin. At yan na nga po, nakapagpakulo na po tayo, i-steam na po natin to ng isang oras. Yan. Ito po. Yan. I-steam po natin to ng isang oras. At takpan natin. At makalipas ang isang oras, nakaligo na rin po ako. At tatanggalin na po natin to sa steam. Ayan po, tingnan natin. So, tatanggalin na po natin siya. At ito na po ang ating pork belly roll na na-steam. Ayan, tingnan natin ah. Yan po. Wow! Ganda na. So, hindi po natin siya pinukuluan. In-steam po natin. Ang susunod po natin gagawin ay tutusok-tusokin po natin yung mismong balat niya. So, gumawa po ako dito ng barbecue stick tapos pinagsama-sama po para mabilis po natin matusok.
Yan, tusukin po natin yung balat. Nakakadagdag po ito ng pampakrispy sa ating crispy pork belly. Mamaya, pag prinito na po natin. Ayan, pakalapos po natin tusukin ng barbecue stick. Ipapat dry naman po natin siya. Tutuyuin po natin yung mga lumabas na katas niya galing dun sa binutas natin na balat. Yan, pagkatapos po natin ipat dry ng paper towel, lalagyan na po natin ng suka ang ating pork belly roll. Yan. So, balat lang po ang lalagyan natin. Yan, dahan-dahan lang po. Basta mahalaga dyan, malagyan po natin yung balat. At pagkatapos po natin lagyan ng suka ang kanyang balat, lalagyan na po natin ng asin. Yan. Irarab po natin sa mismong balat ang asin. Yan, pagkatapos po natin lagyan ng asin ang kanyang balat, air dry po natin siya sa loob ng isang oras. So para mabilis po kami mag air dry, gagamit po kami ng electric pan para itututok po natin siya doon. At yun nga po, makalipas ang isang oras nating in-air dry sa electric pan, so pwede na po natin siyang prituhin. Simulan na po natin. At yun nga po, ilalagay natin. Paano magtagsika ito, no? Yan, sige. Ito na po, launa, alas dos, alas tres. Yan, piprituhin po natin to sa mahinang apoy kasi magdo-double frying po tayo. Yan. At babalik ta rin na po natin makalipas ang 10 minuto. Ayan. At yan po, medyo silip-silipin natin kung nag-golden brown na ang ating balat. Antayin natin mag-golden brown to. Ayan o. Oh. Yan, konti na lang konti po na. Yan, silipin natin yung kabilang side. Konti na lang po, mag-golden brown na to. Yan. At yun na nga po, medyo golden brown na po. Silipin na natin. Yan, yung nakikita nyo pong itim na to, hindi po yung baboy ang, ang medyo na tosta. Yung ano po to, onion leeks. Kasi po, nakadikit po siya kanina dun sa ilalim, kaya medyo natusta. Pero walang no problem po yan. Ayan o, okay na po to. Hahanguin na po natin at ire-rest po natin ng mga 10 minutes. Kasi do-double frying nga po natin. Ayan. Ayan. First frying po tayo. Normal lang po ito na hindi pa po ito magki-crispy sa first frying. Eh, mapapansin nyo, mainit pala. Yan. Babaon-baon pa yung kamay ko dun sa mismong balat. At yun na nga po, na-rest na natin. Ipa-fry na po natin to ng high fire. So, ito po. Second frying na po tayo. Yan. High fire na po tayo, ha? So, ito na po yung magpapakrispy talaga sa kanya. At makalipas ang 5 minutes, babalik na rin na po natin. Doon na tayo sa parte ng balat. Kaya kung mapapansin nyo po, ay, ariko, yung kabilang ano po, side na ano, ng mantika, eh, medyo bumusa na po. Yan, silipin natin, no? Ayan, no? Medyo bumusa na po siya. So, ito, lulutong na yan. Maya-maya po. After 5 minutes po, babalik na rin po natin ulit. Yan, sa kabilang side naman po. Yan. So, medyo parang nagchicharo na siya, no? So, silip-silipin lang po muna natin. Tapos,
babalik tarin po natin ulit mami. At babalik tarin na po natin. Yan. Dahan-dahan lang po. Baka tumalsik ang mantika. Yan no, ganda na ng kulay niya po. At bibisikan po natin ang tubig. At yan na nga po, luto na po ang ating crispy pork belly roll. Yan. So, imumukbang na po to ni Lian at ni Dali. Yan po, hahanguin na po natin at i-rest muna natin bago kainin. At yun na nga po, tapos na pong lutuin ni Daddy Eric ang crispy pork belly roll. Yan. So, ito po ay request po ni Ate Lian. So, ano sasabihin mo kay Daddy? Thank you po. Yan. Wish granted po. So, bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa biyayang ito. Mahubog ka pong basbasan ito at magsilbi. Lakas namin katawan at tatanggapin po namin sa pangalan po ni Jesus na dakilang tagapagligtas. Amen. So, sa mga bata at matandang nanonood ngayon, huwag po natin kalimutan maghugas ng kamay at higit sa lahat ay manalangin bago kumain. Yun. So, ngayon malalaman po natin kung masarap ba ang luto ni Daddy. Sobrang crispy. At yung kanina po nung niluluto niya, sobrang bango po. So, start na po natin. Slicing po muna natin. Wow. Wow. Ang ganda ng pagkakaluto. Excited ka natin. So, ito na po. Na-slice na po namin. Tikman na po natin. Kay ate. Mainit-init pa po siya. So po, kain po tayo. Sarap. Ang hirap nga lang po tanggalin kasi may tali pa po siya. Meron po tayong Mang Tomas at suka. So, ayun, in-slice po muna namin saglit para hindi po mahirapan si ate. Napakalasa po ng timpla. Thank you.
sarap ng luto ni Daddy na. Malambot. Meron din po pala kami sabaw ng sinula. Masaba ate. Parang mas masarap po yung in-steam siya kasi mas nanunuot po yung lasa. May gusto naman yung luto ng daddy. Sarap na. Tagal na po kasing nagre-request si Lia ng liempo. Kaya lang, mga nakaraan po kasi puro chicken at fish po yung aming ano, minumukbang. Gusto niya daw po ng liempo. Kaya si Eric po yung nagluto dahil syempre po prito-prito, mahirap po kasing kalabanin ang mantika. Ano ito? Thank you.
Malasang malasa yung ate. Sumo ba? Ay, may po. At ayun na nga po, tapos na po kami kumain ni Ate Lian. So, pasado ba yung luto ni Daddy? Opo, sarap po. Nanunood po talaga yung mga pampalasa na ginamit po. Lalo na yung ano, bawang at sibuyas. Yan, yung 5 spices pa po. Yan. So, sana po ay may natutunan po kayo sa recipe po na ginawa po ni Eri. Yan. So, shout out na po muna natin ang ating mga tropa. Shout out po kay Angelica Maranan at sa lolo niya po na si Kaben Maranan at si Katinay Maranan na lola niya po. Hello po, taga-local po sila na Paranaque. Hello po kapatid. Tina Payuan, Rosie Herman, hello po. Marley Jerezano, Josephine Brisela, Jade Andrew Choi, Mitch Penales, Vilma Antonio, Josibel Alegre, Elaine Mapiles, Alfa Nerissa Patron, hello po. German Sedano, Elena Crispino, Christine Jane Tampal, Chelsea Kate Boko, Jester Biernes, Caridad Angeles, hello po ma'am, Arjano Miranda, Mia Tama, Marlene Espiritu, Bianca Lorraine Ganaden, Ching Relia, Christina Manalang, Dadandroid Talampas, Prince Aldrin Donna, Kinger YT, at yun lang po. Finish ka natin? Banana, you want pa? Bait ka ba na? At yun po, muli maraming salamat po sa tumatangkilik sa Ewik Mukbang. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, Ewik Mukbang. At pakihit na rin po ang notification bell para manotify po kayo sa mga susunod naming videos. So, paano? Paalam!